February 14, 1995. Nakatanggap ako ng sulat galing kay M. Sabi sa sulat, mahal daw niya ako at may gusto daw siya sa akin. Yes. Parang malalaglag ang puso ko sa sobrang saya. Pero kinabukasan, biglang hinahanap ako ng nanay ni M. Gustong kunin ang sulat na ibinigay sa akin. Hindi ko nga binigay yung sulat ni M at hanggang ngayon ay nakatago pa rin. Natapos ko ang grade 6 at excited na ako mag-high school. Inaasahan ko na mas mapapalapit na ako kay M. Kaya lang, hindi nagtatagpo ang oras namin. Kapag pang-umaga ko, panghapon naman ang pasok niya. Pinakakamusta lang niya ako sa mga kaibigan niya. Iniisip ko, kailan ba siya magtatapat sa akin ng personal gaya na nakasulat sa love letter niya? Nag-aabang ako na makausap siya, pero nanatiling torpe si M. Napakarami nang nanligaw sa akin, pero wala pa rin galaw si M. Hanggang isang araw, hindi ko na siya nahintay. Sinagot ko na yung isang nanliligaw sa akin. Lumipas ang maraming taon. Nagkatrabaho na ako at nakarami na ng boyfriend. Pero si M pa rin ang hinahanap-hanap ng puso ko. Isang beses nakita ko siya sa may terminal ng tricycle. Parang nabuhay ulit ang feelings ko para sa kanya. Babatiin ko dapat siya at kakamustahin. Pero hindi niya ako napansin. Lumipas ang isa pang dekada. Nauso na ang Facebook. At hinanap ko ang account ni M. Nakita ko naman at inad ko siya. Naghintay ako na matagal bago niya ako inaccept. Nagkausap kami sa Messenger, nagkamustahan, hanggang sa nag-video call na kami at sobrang saya ko talaga. Na-appreciate ko ang mga effort niya para makausap lang ako, lalo na't pareho na kaming may asawa. Aww. Oo, mali ang lahat, pero mahal ko talaga si M. Meron kaming lihim na relasyon. Ay! Kaloka! Akala ko hanggang ano lang? hanggang kamustahan lang, pambihira! Oo, mali ang lahat, pero mahal ko talaga si M. Meron kaming lihim na relasyon na hanggang ngayon ay iniingatan namin. Handa mo sarili mo. Ingatan nyo din sarili nyo, ha? Ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa lahat na huwag nyo kaming tutularan. Masasabi kong tama ang aming pagmamahal, pero nasa maling pagkakataon. Bahala na si Batman, yan ang lagi naming sinasabi. Siguro isang araw matatauhan din ako. Pero sa ngayon, ito muna ang takbo ng aking kwento. Ako po si Colette, isang tambalanista, at ito ang love story ko. Kaya pala, please forgive me, ha? It's a sign! Hindi kami natutuwa sa'yo, Colette, ha? Eh, pero wala naman kaming magagawa kasi sabi mo nga, alam mo naman na mali. Alam nyo naman na mali. Isang, kumbaga, ine-enjoy nyo hanggat hindi kayo nahuhuli. Ganyan. Pero mali talaga, okay? Ganun. Ganyan, M. Ganyan, Colette. Ganyang hampas ang mararanasan ninyo mula sa mga mister at misis ninyo pag nagkaalaman na. Totoo yan. Oh my God. Misan ano tayo, mas matanda no? To sa atin kasi 1995. Five. Ano siya eh? Ano high siya? School. Oh. Kasi tayo... And high school mas din matan- tayo nun. Mas bat... Teka lang. Hindi, pinagbasayan ko yung kantang ano, Bryan Adams. Oh, basta medyo, kasikatan yan eh. Medyo ka-age yan. Oh, hindi okay, na, hindi nagkakalayo. Sabihin natin tropang 40. Yan. Tropang 40 plus ito. Yan siya. Ano ka ba? 40 ka na? 40 plus ka na? Hindi ka pa nag-iisip? May asawa at anak na pati? Oh, kaya sabi namin, ingatan nyo din sarili ninyo. Kasi pag nagkabukuhan talaga dito, mm-mm, yari kayong dalawa. Nako, bugbog kayong dalawa sa mga asawa ninyo. Hindi lang. Kakakalungkot yung mga bata. Yung mga
mga bata, alam mo yun yung parang... Sila yung pinakang kawawa dito. Oh, what if ang tingin sa inyo, talagang ang taas ng pagtingin sa inyo mga magulang nila, tapos biglang isang araw malalaman nila yan. Yun, wala lang, yun lang. Feeling ko, tama na yan. Bago pa magkabukuhan, tapos magka... Bago pa magkabugbugan, magkapagsisihan mo talaga. Oo, bago pa mag-trending at ma-pick up ni Tulfo ang story nyo. Diba? Hihintay na lang namin kayo. yun, na matulfo. Papanoorin na lang namin kayo doon. So that is the question, Colette. Mm-hmm. Naghihintay na lang tayo. At ikaw din, naghihintay na lang din kayo. Nang ano? Anong hinihintay nyo? Na magkahiwalay kayo ng mga kanya-kanya relationship? Mm-hmm. O anong hinihintay nyo? Na magkabukuhan hanggat mapilit kayo na putulin na lang yung relasyon na yan? O anong hinihintay nyo? Matulfo? Diba? In other words, kahit anong piliin natin, kung hinihintay natin dyan, walang magandang kahihinatnan. Dead end yan eh. Oo. Medyo dangerous yung ano, yung kahihinatnan yung dalawa kung ano man. Mm-hmm. And sa ngayon, mag-dwell tayo dun sa pagiging aware nyo na mali yung ginagawa nyo. Parang so, kasi pag alam mo, pwede mo nga, pwede kang pumili ng isang option na posibleng itigil ko na lang to. Kesa naman matulfo tayo, di ba? hindi lang dun sa tulfo eh. Sinasabi lang namin yung tulfo kasi yung tangible na pwedeng mangyari kasi na makikita maraming views, di ba? Tsaka yung mga controversial. Pero yung ano na lang eh, yung nakakaya kay Lord. Lalong-lalo na kung binigyan ka ng maayos na pamilya, maayos na buhay, maayos na trabaho, maayos na bahay. Inaayos yung buhay nyo, tapos hindi kayo maayos. Nakakaya kay Lord, alam nyo na nga mali, ginagawa nyo pa. Saka tama, maaate mo, nakatabi mo yung asawa. Oo. Tulog, tapos sweet-sweet niya ka pa sa kanya, oo, diba? Oo, ayan yung mga anak mo. Correct. Diba na sumasagi yan sa isip mo? Naiinis yung lolo, ha? Gagalit si Tangenyo. Isipin mo yung pakiramdam ng taong niloloko. Diba? Kunyari, ikaw yung niloloko ng asawa mo. Diba? Katabi mo siya ngayon tapos niloloko ka niya. Tapos nalaman mo bukas iba yung kasama niya. Oh, diba? Ano mararamdaman mo? Diba? Ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng taong niloloko. Wala lang. Sana lang matauhan ka na talaga ng tuluyan. Kasi aware ka eh. Feeling ko ito yung mga taong, alam mo yung taong nagyoyosi? Yung kahit na salpakan mo sila ng mga picture ng mga wasak na baga, yung mga posibilidad na hindi magbuntis, yung mga posibilidad na magkaroon ng cancer, ganyan. Hindi sila apektado hanggat hindi sila natatauhan. Hanggat ayaw nila, kahit ano pang sabihin ng ibang tao, kahit ano pang picture ang ipakita mo sa kanila, hindi sila titigil sa paninigarilyo. Sana kaya sana dumating na yung turning point mo. Yes, diba? Na mauntog ka na para ma-realize mo. Ang ano lang kasi dito sa kwento niya, hindi niya binanggit kung personally nagkikita sila eh. Kasi may posibilidad na kuminsan, yung sa utak lang, yung moment na nandun kayo dati, parang na-fuel lang. Pero minsan kasi pag nakita kayong personal, wala talaga eh. Eh pero diba Tanghenyo, it's all still a form of betrayal. Oo, pero, kapag ka, kahit sa utak lang, di ba? Kaya nga mas maganda kung ano, magkita kayo para malaman nyo kung ano ba talaga yung nararamdaman nyo. Kaso pag nakita sila. Honest na naman. 3 hours na naman to. Kasi baka remnants. Magpapaluto na naman ng sila ng butter chicken. Ah, sinasabi mo. Baka remnants lang yan ng nakaraan. Butter chicken. Mahal kita. Ay, alam ba't ayan namin alam? Lagi namin in-order yan dito sa station. Baka naman po. Hindi, masarap talaga butter chicken sa mga ganun. Oh, tsaka pansit. Yung sising pa. Oh. Alam na alam nyo. Hindi, sana lang kulit. Alam ko, nag-e-enjoy kayo dyan sa moment na yan. Minsan, may masarap na feeling na yung may excitement dyan sa pagtatago, may excitement kayo nararamdaman. Pero, mali eh. Yun Correga. Lang, mali eh. Mali talaga eh. At pag mali, dapat hindi ituloy. Dapat hindi gawin. In fairness to you, sinabi mo sa mga nakikinig ngayon, huwag nyo kaming tutularan. Yan. Tama. At yun din kasi nasasabihin namin sa mga tambalanisa natin na nakatuto, huwag nyo pong tutularan. Masakit po sa ulo yan. Correct. Gasgas na sinasabi ng mga matatanda na ito ang ganitong klase ng eksena, yung tipong kumuha ka ng bato para ipukpok sa sarili mo. Mm-mm. Para ipukpok sa ulo mo. Tama. Diba? Masakit yun. Correct. Alam mo mali, tinutuloy mo pa. Oh. Damoho. Demonyo ka. Uy, mga alaga ni Satanas yung mga ganyan. Huwag kang patatala sa mga alaga, ha? Kasi alam mong mali, ginagawa mo pa. Oh. Nako, nagbubunyi na naman sila doon. Nako, speaker ka na naman. Sa susunod na magkakaroon ng Satanas Convention. Resource speaker ka. Red carpet ka pa. Oo. Na may
apoy. Naka-line up ka na rin doon. Sabi na, ayan na, isa sa mga i-recruit natin. Yan. Sa lalong madaling panahon. Then, ayan na, yung mga susunod na leader. Yan. Yan kadalasan ang nangyayari sa mga tao. Yung hinahabol ang tinatawag yung magic ng, ng kilig. Mm-hmm. Kasi again, tandaan ninyo na, eventually, pag tumanda na mawawala kayo, yan. Mawawala yung kilig na yan. Correct. Correct ka. So, wag mong sirain ang buhay mo, ang relasyon mo sa tunay mong asawa, ang relasyon mo sa mga anak mo. Kasi pag nawala itong mga to, papano ka na? Diba? Anong assurance mo naman na iiwan niya yung pamilya niya para sa'yo? Tamo hanggang ngayon, hindi niya maiwan. Correct. Diba? Kasi mahal niya din naman yun. Pastime nyo lang din ang isa't isa. So, mali. Yun lang yun. So, sana, hindi naman kami, well, sana natawang ka sa mga sinabi namin, damuho ka sa sinangkanggenyo. Eh, kung hindi, di, it's your life, your rules. Bala ka na lang din. You have to get ready for the consequences. Yes. To face the consequences of your actions. O, lagi kasi, mong tandaan, kabit ka. Diba? Second priority ka. Spare tire. Kaya diba? Huwag kang magugulat. Minsan, o bukas makalawa, uwi kang may pasa sa mukha. Kasi hindi natin mapredict yung pwedeng mangyari. Man, naglalakad ka sa mall. Ito yung mga napapanood natin. Mm. Yung mga kabit, namimili lang ng damit sa department store. Oh. Biglang sinapak. Biglang kinaladkad. Tama. Biglang hinubaran. Oh. Tama. Sinabuyan ng asido sa pes. Oh my God. Gusto mo yun? Hindi, tsaka yung mga anak eh. Sila yung kawawa. Oh, good luck sa'yo. God bless you. Sana matauhan ka na sa lalo madaling panahon. And kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gustong i-share sa amin, pwede nyo kami i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo lang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Si Artist Jansen Paharilyaga and Chris Paharilyaga at si Ate Dang Gandol nakikinig daw sa atin. Maliliit pa daw fans na ng tambalan. Grabe! May edad na talaga! Maraming salamat. Thank you po sa pagtutok and welcome home for good kay Papa Jose Miralpes. Hi, Papa Jose! Oy! Ang daddy ni Jeff, nakatutok din sa atin si Mama Juliet and si Jen na nagbe-breakfast all the way from Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. Yan na. Alam mo, pagkalayo-layo. Good morning sa inyo. Ay, sa Miralpes family. Thank you. At kay SK Chairwoman Maricris Palma, maraming salamat po. And Maricris Mendoza, ayan, maraming salamat po. Nagsiselebrate din ng kanilang first anibersaryo nila. Oy, si JR Jesus at si Elaine. Yan. Nakwento nila at natin yung kwento nila sa Mahiwagang Burnay. Mm-hmm. Tapos, 1 year na pala. Ang bilis lang. Oh, grabe, no? Parang kailan lang lagi ang mga bagay-bagay. O, salamat and happy anniversary po sa inyong lahat. Mga kaibigan nating Grab Drivers, good morning. Nakatutok sa atin si Obong Villamor. Ingat sa iyong pagpasada. Tukayong Tsupera. Good morning. At kung ikaw ay binigyan ka ng pangalawang pagkakataon, yan. Huwag mo sasayangin yung second chance na yan. Kayo ba nabigyan na ba kayo ng second chance? Oh naman. Oh, di ba? Pagka nabigyan ka ng second chance, huwag mong sasayangin yung pangalawang pagkakataon na binigay sa'yo. May purpose ka pa. Oo, may dahilan, di ba? It may be at work, sa love life. Yung buhay mo, di ba yung... Or maybe yung redeem mo yung sarili mo. Oo. Dahil makasalanan ka. Oo, di ba? Basta hindi mo ano, wala lang, naalala ko lang kasi itong yung si Colette, saka si M. Halimbawa, napatawad sila ng mga asawa nila at binigyan sila ng second chance, huwag niyong hahayaan na masayang. Totoo yan. In terms of relationship or kung ano man. Buhay niyo mismo. Correct. Diba? Diba? Kung nadala ka sa ospital, sinugod ka sa ospital at nag-50-50 ka doon, tapos binigyan ka ng second chance na mabuhay ulit. Huwag mong sasayangin. Corrected by. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon.